Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po yung reading natin para sa Libra. This is for January up to February 2021. Pero of course, if you are watching this ng mga March or later ng 2021, okay lang yon kung ngayon lang tumutugma yung sitwasyon ng mga babanggitin ko dito sa nangyayari sa'yo ngayon. Ibig sabihin, ito pa lang talaga yung right time para ma-watch mo ito. And also, we do have here our other channel, gusto ko lang banggitin. If you are interested, we have here Virgo Philippines if you're dealing with the Virgo. And we do have a new channel which is Madam PTV. Feel free to check it out sa YouTube po. I-search nyo lang po. Ang reading na, ang mga laman po niyan ay mga videos ng mga reading. All 12 signs po yan na ang reading dyan na ginagawa natin is freestyle. Kumbaga, may mga comedy and medyo kalog yung pagka-reading na ginawa ko po doon. So, if you are open sa ganung klase ng reading, feel free to subscribe po doon. Okay? So, wala pa ako masyadong na-upload na videos dyan, pero we'll upload soon. So, please do subscribe. So, let's start. We have here... This is your person side, pero syempre, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Pwede magkapalit-palit ang roles. We have your Knight of Cups, Eight of Pentacles, so that is Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces energy. This is your person's main energy. Pero magsimula tayo dito sa main energy mo, which is the Wheel, the High Priestess, and Axe. Okay. For some of you, you might be... I feel like there's a lot of changes. Ang laki ng pagbabago mo, okay? Might be physical looks for some of you. You might be trying to... I'm seeing someone here coloring or dyeing her or his hair. Okay, nagpapalit ng kulay ng buhok. So, a lot of changes. Pwedeng physical changes ito na may kinalaman sa buhok mo, sa katawan mo. There's a lot of you na ini-improve mo ang sarili mo. Okay? For some of you naman, currently, medyo nagkakaroon dito ng energy na parang may pagbabago pagdating sa pagtrato mo sa person mo. It feels like medyo may pagbabago pagdating sa kung paano ka makipag-communicate. For some of you, pwedeng may distance involved dito. Pero nakikita ko yung, you know, yung medyo side mo na parang, are you having this change of mind? Kasi nakakakita ko ng a lot of option dito sa side mo eh. Might be you have a lot of options. And parang hindi mo pa nasisigurado sa ngayon kung ano ba yung dapat mong gawin. Kaya, ang ginagawa mo eh, sa halip na... i-face mo itong kailangan mong gawing decision, what happened here is that nagkaroon na lang ng pagbabago, nagkaroon ng silent treatment, like if you are currently in a relationship, possible na may pagbabago yan. Kung hindi ikaw itong nagbago, possible na yung person mo. May pagbabago sa relasyon ninyong dalawa, at saka kung paano kayo makipag-communicate. Okay, nandun yung pagbabago. Also, I don't know. I seen letter C, Y, S, Q, W, another S, and V. So you might be dealing with that letter, or I mean, pwedeng yun yung mga letter ng name ng person mo, or pwedeng ikaw din. And I see M, A. Okay. So we have here Hammer, Eight of Pentacles, Knight of Cups. So, you might be dealing with a Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn energy. I see someone here who loves baking or medyo mahilig lang sa pastries or tinapay, ganyan. Or donut. Yeah. So, for what I can see here, you know, I see your person having this lots of money. Medyo ano yung person mo eh. Kumbaga, kung hindi man siya maraming pera sa ngayon, ano siya eh, nag-i-strive hard siya para makuha yung mga yon. Kumbaga, nandito siya sa stage na talagang looking forward siya para sa mga goals niya. So, concentrated itong person mo sa goals niya. So, might be, kung meron mang pagbabago pagdating sa pakikitungo mo sa person mo, hindi niya yun masyadong napapansin niya ha.
Pero hindi niya yun masyadong inaalintana. Kumbaga, ang iniisip niya na lang, ah, siguro busy. Ah, siguro, hindi naman ibig, for some of you kasi parang nagpaparamdam ka lang ng, medyo nagkaroon ka ng konting silent treatment because you would like to know kung anong magiging reaction ng person mo. Okay? Or, may care pa ba siya sa akin? Or, mahalaga pa ba ako? What if ganito? And then, you've tried this kind of treatment dito sa person mo. So, maaaring ganon. But although, ganon ang ginawa mo, nakuha ko sa person mo na parang, it doesn't matter kung anong pakikitungo ang gawin mo sa kanya. As long that you are together, you have a connection, okay lang yon. Kasi ang iniisip lang ng person mo, you might be busy with your hobbies. Kung hindi man sa pagkakakitaan, eh, maaaring sa pagkabisi mo sa mga hobbies mo or pinagkakabalahan mo. And we have here courthouse expectation, wealthy man. You might be dealing with someone who is very wealthy. O sabihin na nating mayaman or medyo may kaya sa buhay. Kung hindi naman, possible na yung person mo ito dahil sa kanyang kakayanan. In the near future, nakikita ko ka siya na someone na medyo may kaya. Okay, kung medyo nag-i-strive hard siya ngayon, kung wala siya, kumbaga nakikita mo sa kanya, hindi ka nag-i-expect, or nakikita mo na parang wala siya masyado, hirap siya masyado ngayon, na nakikita ko yung person mo na sooner or later, para to sa iba, ha? Yung iba actually, kahit hindi na ikaw yung person mo nakikita ko na talagang aangat eh. Okay? Because your person is, alam mo sa person mo yon kung siya yung person na talagang nag-i-strive hard or talagang meron siyang, although he is not that good looking, hindi siya ganun kagwapo or kapogi, meron siyang qualities na talagang masasabi mong magkakaroon ito ng kakayanan pagdating ng araw kasi ganito siya makisalamuha sa tao or kung paano siya makipag-ano. Or for some of you, you are already dealing with that dito sa kind of person na medyo may kaya sa buhay. And there's a lot of expectation pagdating sa side mo. Maaaring hindi mo, iyon yung ikinababahala ng iba sa inyo eh. Maaaring, I don't know kung tatanggapin ako ng family ng person ko kasi I'm like this and yung person ko is medyo may kaya, may sasakyan, may kotse. For some of you, I'm seeing letter E, letter M, so you might be dealing with that. And we have here courthouse. Yeah, I see a plan here. Okay, may planong nabubuo dito between the two of you. Might be pwedeng mag at the bottom of the deck, we have your wedding rings, the dragonfly, so might be there's a lot of changes, pwedeng magkaroon ng, you know, pwedeng mag-lead into marriage for some of you, okay? Para naman doon sa iba, meron pang, let's move on ha, kasi pupunta rin tayo doon, may nakikita ko dito. We have here the hangman and page of pentacles. For what I can see here, I don't feel like you are having this balance. Kung baga hindi mo mabalance, maaaring you are too busy or meron kami nagkakabalahan dito eh. Might be something na pag-improve sa sarili mo. Kaya nga hindi, yeah, you're really busy. And for some of you, pwedeng may kakonect na iba or may iniisip na iba. Maaari kasing yung balance has something to do with the love na nararamdaman mo dito sa person mo. Parang hindi ka na sigurado. There's uncertainties dito. And we have here the hangman. Someone here is waiting. So possible that on your side, merong naghihintay. Possible din sa side ng person mo ha. Kung sino ni nagkakaroon ng uncertainties or yung bigla ang pagpapalit ng energy dito na parang abat bigla siya nagbago. Might be isa pa ito sa nakakapag palala or kung bakit nagkakaroon ng pagbabago dito sa other person ito. Pwede kasing ikaw or pwedeng yung person mo, take what resonates. And we have here Page of Swords, Knight of Wands. I am seeing someone here having this message, so might be you na naka-receive ng message regarding a past person or someone from the past na maaaring nagpaparamdam, like I don't know, nagpapakyut. Hindi naman, I don't feel like, kasi yung iba parang gustong balik. May nakukuha akong energy sa moon from your past, gustong bumalik dito. And having this strength at the bottom of the deck.
Kaya lang you're blocking the way. It feels like hindi mo masyadong nakikipag-commit or hindi ka ganun nakikipag-communicate or maaaring you're trying to impress your boyfriend or you're currently in a relationship or yun nga. And saying na parang there's a lot of choices here. May someone from the past nang gustong bumalik. And parang ginagawa mo yung movement na parang I don't know. It feels like kung nasan ka ngayon, tuloy-tuloy ka lang. It doesn't matter kung may pagmamahal ka or wala. Tuloy-tuloy ka lang. Yun yung nakukuha ko sa energy. We have here Queen of Swords and Page of Cups. So that is, might be dealing with the Libra, Aquarius, Gemini, Virgo, and Cancer, Scorpio, Pisces energy. So, ang nakukuha ko dito, it feels like you're ready. Okay? I don't know. Parang yung iba sa inyo, parang ready na to have this breakup. Nakukuha ko yung energy na tuloy-tuloy ka lang, but then you're having this silent treatment, you're planning para makipag-separate or pahinga muna sa relationship to someone who is nagpapabigat na sa'yo or medyo may kabigatan lang talaga siya. Pwedeng medyo plus, sabihin na natin medyo plus size itong kakonect mong person. Yung iba sa inyo, ha? So, maaaring nagiging ganun. And you do not want to hurt this person. Kaya parang nagkakaroon ng silent treatment dito. Or tinatry mong medyo dumistansya or magkaroon ng konting pagbabago. Para hindi naman siya mabigla. Okay? But this person, wala siyang clue. Wala siyang clue at all sa nararamdaman mo, sa nangyayari sa'yo. Hindi niya alam na meron na palang, we have here the magician. So for some of you, medyo may meron kang mga ipinapakita or might be sinasabi na hindi naman totoo. Alam mo yun sa sarili mo. Maaaring may pinapakita kang attitude, may pinapakita ka, may mga sinasabi kang words. For some of you, sweet words like, I love you, I miss you. Mga ganong kind of words. Pero hindi naman totoo. Kasi iba yung nakikita ko dito eh. Mas malaki pa nga yung pagmamahal mo sa sarili mo eh. A lot of people really wants you. I'm seeing someone here who is so beautiful. Napakaganda, napakapogi. And maraming tao ang nahuhumaling or nagkahagusto sa kanya. That's why itong person na ito is like having choices. Kaya lang currently stuck in a situation. And kaya siya nai-stuck at talagang nag-i-stay sa relasyon because may... I'm seeing money. I'm seeing... you're being practical. For some of you. But this is not the person you really want. Parang may iba pa. Okay? And, yeah, someone from the past would like to return. Would like to know about the past. Okay. Okay. Thank you. Hindi pa kayo tapos. Someone from the past might be a soulmate connection. Pwedeng inilagay ka sa third party relationship. Pwede rin namang hindi. Pero there's a lot of pain. Sobrang nasasaktan. Both of you. Especially if you have blocked this person. O tinatry mong i-block ang sarili mo sa kanya, tinatry mong huwag makipag-communicate or whatsoever na pinipigilan mo sa sarili mo, this person is really in pain. Gusto kanya makuha. Gagawa siya ng movement towards that. Maaaring hindi pa sa ngayon, pero time will come. For some of you, pwedeng gumagawa na ng movement, kaya lang hindi ka pa ganun ka-communicative, hindi mo pa inaayos, or may mga gusto ka pang ayusin mo na. Ayun nga, currently, in a relationship ka kasi, for some of you. So that's it for now, Libra. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Again, if you like my reading and if you are open sa mga kalog freestyle, mga comedy style of reading, medyo parang loka-loka yung reader, feel free to subscribe to our other channel, Madam PTV. Wala pa masyadong videos dyan, pero I would try my best na makapag-upload as soon as possible. Feel free to subscribe us there. Ma-appreciate ko lahat ng subscription nyo. Okay? And yeah, that's it for now. Thank you. Bye-bye.